Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na. Aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. D.W.I.Z. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa D.W.I.Z. Radio. D.W.I.Z. Regional Integrated News Nationwide. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! D.W.I.Z. Pinoy Gising! Ang aspeto nitong EDCA ay yung tinatawag kong balance of power. Importante dito sa rehiyon natin na mayroong bansa na babalansehin yung ibang mga superpower dito tulad ng China. Alam naman natin na ang China ay kapitbahay natin at alam naman natin na mayroong issue pagdating sa pananakop ng ating exclusive economic zone. Mm-hmm. Kaya importante na nagbabalansehin yan. Kung hindi, magkakaroon tayo ng mas malalim na problema sa mga darating na panahon. Yung mga nagsasabing may political repercussion ang sinasabi, baka magalit ang China sa atin. Hindi ako naniniwala. Dapat magpasya ang isang gobyerno o bansa base sa takot kung anong pwedeng isipin ng ibang bansa. Kakampi natin ang Amerika sa mahabang panahon militarily since the early 50s, since the late 40s, wala na naging malaya ating bansa. At walang dahilan para hindi natin ipagpatuloy at isulong ito sa panahong ito. Ang China talaga, decidido nang bawiin po yung Taiwan. Kapag nagkaroon po ng kaguluhan dyan, dahil yung po mga base natin ay gagamitin ng Estados Unidos, maaari din nila tayong masali. Hindi po may iwasan na masasama ho tayo sa bakbakan dahil po sa nabanggit ng mga EDCA identified bases. Oy! Gising! Maganda good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila! Gising na ba kayo? Gising! Ngayon po ay araw na ng Monday. Ngayon po ay Pebrero 6 taong 2023. Nagbabalik po ang opisyal na gisingero ng bayan. Drew Nasino, hanggang alas 6 po tayo ng Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa oras na po na 3 minuto, makalipas na ang alas 5 na ng Pinoy Gising. Silipin na ho natin mga katodos ang ilan pa ho sa mga rumaradyada, mga bumabalandra, mga isyo, mga paksa, mga balita ngayong Monday. Pinoy Gising! Sunog sa pasilidad ng DPWH sa Paranaque, itinaas na sa Task Force Bravo! Matapos sa magkakasunod na linggong price increase, big time oil price rollback naman, nagbabadya, kasbo! Solusyon sa gitna ng pagbaha ng supply at pagbagsak ng presyo ng kamatis, inilatag na ng DA. Kahit may mga imported supply, bentahan naman ng sibuya sa ilang pamilyan, matumal pa rin. Pinakamababang COVID-19 cases sa bansa, isang himala sa nakalipas na 3 taon na itala kahapon. Dahil sa karagdagang exercise, Pilipinas posible umurang madamay sa namumurong digmaan sa pagitan ng US at China. Samantala, pinsalang dulot naman ng magnitude 6.1 na lindol sa infrastruktura sa Davao de Oro, sumampa na sa mahigit 21 million pesos. Mahigit isang linggo bago ang araw ng mga puso, presyo ng bulaklak sa dangwa, nagmamahalan na. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. D.W.I.Z. Pinoy Gising! Okay, nagising sa mga binasa ho natin. Ito sa mga istorya, mga headline ho natin ngayong araw po na ito. Unang Lunes sa buwan ho ng pag-ibig. Buwan ho, Feb-ibig month. Simulan na ho natin, mga katodos. Naku, grabe ho ito. 23 araw ho bago ho ang simula ng Fire Prevention Month. Mabilis lang ho kasi ngayon ang Pebrero, ilang araw lamang ho. Kasalukuyan pa hong nastutupok ang pasilidad ho ng DPWH, Department of Public Works and Highways, o DPWH yan ho, sa lungsod ng Paranaque. Sa uling ulat ho ng Bureau of Fire Protection, o BFP, nakataas na po ang Task Force Bravo dahil ho sa laki
ang laki ho ng apoy. Partikular na ho dyan sa pasilidad ng nasa aming kagawaran sa Dr. A. Santos Avenue sa may barangay San Antonio, sa may sukat ho yan. Marami umanong commercial building sa lugar kaya't naging pahirapan ang pag-apula sa sunog na nagsimula ho mag alas 11:30 kagabi at halos 6 na oras na pong inaapula. Hindi pa rin ho pala tapos at malapit ho yan sa isa pong gasolinahan. Sa ngayon, wala pa hong payag ang BFP kung gaano na ho kalala ang sunog. At para ho sa ibang impormasyon, manatili ho kayo nakatutok. Siyempre, dito po sa Impila may todong lakas, DWIZ. At siyempre, sa Aliw 23. Pinoy Gising! O ito, sa mga panggising ho ito, mga katodos. Matapos nga ho ang tatlong magkakasunod na linggong price increase. Good news ho ito, big time ho ito mga katodos ha. Ayan, nakikita ho ni at talaga sana ha. At nagbabadya na naman ho ang panibagong rollback sa presyo ho ng mga produktong petrolyo as usual tuwing Tuesday, CASBU. Ayon kay DOE o Department of Energy for Oil Industry Management Bureau Deputy Director Assistant Director Rodela Romero, inaasahan po ang rollback batay sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang pamilyan o international market. Sa pagtaya ho ng DOE, maglalaro sa 2 piso at 60 sentimo hanggang 3 pesos at 10 sentimo ho ang ipapawas sa kada litro ng diesel. Piso naman at 90 sentimo hanggang 2 piso at 40 sentimo ang posibleng ibabaho ng presyo ng gasolina para ho sa mga may maliliit ho na sasakyan. Samantala, hindi naman kasama sa pagtaya ang administrative at operating cost ng mga kumpanya ng langis. Karaniwan nag-aanunsyo ng price adjustment sa mga oil companies tuwing Lunes ho yan para kinabukasan epektibo ho yan pagsapit ho ng Tuesday. Pinoy Gising! Samantala, ako ito, lapit ho sa sigmura natin mga katodos, ang dami namin din si Buya Sharif . Naglatag na ho ng hakbang ang Department of Agriculture o DA upang tugunan nga ho ang pagbaha ng kamatis at pagbagsak ho ng presyo nito sa ilang pamilihan. Ito ang inihayag ni Rex Esto Perez, Deputy Spokesperson ng DA sa parehang nag-DWIC kasunod nga ho ng toneladang kamatis na itinapon lamang sa ilang bakanteng lote dyan ho sa Nueva Vizcaya at Ifugao. Ayon kay Esto Perez, 4 na estratehiya ang inilatag ng kagawaran upang masolusyonan ang nagbabadyahong oversupply daw ho ng kamatis. Pero sa pahayag ho, nung nakaraang linggo ng Bureau of Plant and Industry, nagtagapagsalita po niya na si George San Diego, ay wala raw hong oversupply ng kamatis. Kinabibilangan ho ito na haharapin ho yung mga ilalatag ho nakbang ng DA. Kabilang na ho dyan yung malawak na sakop ng Kadiwa Program, pagkakaroon ng market matching, paghahanap ho ng investors sa processing ng produkto, at pang-apat ho ay ang pagtulong ho sa mga magsasakang hirap ipadala o ibiyahe ang kanilang mga produktong kamatis sa mga merkado. So, dapat naman, sa hanay po naman ng Department of Agriculture, inaalam po naman yan. Kung meron kayong harvest na yun, saan natin siya ibibenta? So si Christine Evangelista naman, ay doon ang pagpasok po niya sa Kadiwa at saka yung market matching po from the producer to the market, yun ang ginagawa nila ngayon. Pero sabi nga namin, mas maganda sana yung ating pong intervention sa kanila na sinasabi nga ng ating Pangulo na on security, dapat matulungan natin yung processing man lang. Parang processing, dapat may tomato paste na, may mga pickles na, kung ano man ang magagawa natin dito. Masarap yan. Oo nga, dapat meron na tayong ganun . Yan ho ang tinig ni DA Assistant Secretary at Deputy Spokesperson ng nasabing kagawaran Ginoong Rex Esto Perez. Pinoy Gising! Mula sa kamatis, magtungo naman ho tayo dito ho sa sibuyas mga katodos, nananatili hong matumal ang bentahan ng sibuyas sa ilang pamilyan sa Metro Manila kahit dumami na ang imported supply at nagsimula na nga ho ang anian. Naglalaro pa rin kasi sa 260 at 300 pesos ang kada kilo ng lokal na sibuyas sa Mega Q-Mart at Kamuring Public Market sa Quezon City, habang 180 hanggang 200 pesos ang mga imported. Mas mura ang mga imported. Kabilang naman sa mga hinaing na mga nagtitinda ang mabagal
halo na pagkaubos ng kanilang mga sibuyas. Kumpara noong panahong mas mahal ito, habang ngayon ay mas mabilis maubos ang imported kumpara ho sa lokal. Bago ngunit ang dumating ang inangkat na 3,500 metric tons ng pula at puting sibuyas noong nakarang linggo upang mapigil ang pagtaas ng presyo nito. Dilinaw naman ni Bureau of Land and Industry spokesman Jose Diego Rojas, na ang 20,000 metric tons na sibuyas na kailangan para sa importasyon ay dahan-dahan pong ipapasok slowly but surely sa bansa at hindi raw ho isang bagsakan. Maya-maya ho, subukan ho nating makuha ang panig ho ng mga magsasaka ng sibuyas. Kaugnay po dyan sa issue na yun, lalo na ho sa may bahagi po ng Mindoro. Pinoy Gising! Sa pagkakataon ito, tanggap ho tayo ng mga pagulat ho mula ho sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Pagbabawal naman sa pagbebenta ng anumang uri daw ho ng alak sa mga menor de edad ay higit daw ho na pinaigting. Ang detalye atid, gigisingin ni Patrol Day 17, Jopel Peleño. Mas pinaigting pa ng ilang lokal na pamahalaan ang pagbabawal sa pagbibenta ng alcoholic drinks o alak sa mga minor de edad o mga kabataan. Nakasaad sa inilabas na Ordinance Numbers 500, 567 at number 108517 ng Ozami City LGU na maigpit na ipinagbabawal sa kanilang lungsod ang pagbibenta ng anumang uri ng alak sa loob ng 100 metro mula sa mga paaralan, simbahan, mga parke, stadiums at maging sa ospital. Ayon kay Ozami City Mayor Indy Waminal, layo ng direktiba na maprotektahan ang mga kabataan laban sa lahat ng uri ng bisyo at tulungan silang manatiling nakapok o nakatutok sa pag-aaral at sa mga mabubuting gawain. Aminado si Waminal na malaki ang tungkuling ginagampanan ng mga lokal na pamahalaan upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga kabataan. Nais rin aniyang obserbahan at pag-aralan ang pagpapatupad ng iba pang LGU sakaling tulad na ordinansa upang lalo pang mapaghusay ang implementasyon nito. Giit nito, malaki din ang maitutulong sa mga magulang ng direktiba para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga anak habang nasa paaralan. Maliban dyan, naniniwala si Waminal na mapapanatili nito ang peace and order situation sa kanilang nasasakupan. Magugunita na kabilang ang alkalde sa listahan ng top 10 best performing mayors sa buong bansa sa second half ng nakalipas na taon. Base sa datos ng RP Mission and Development Foundation Inc. o RPMD. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño nag-uulat para sa impilang may tonong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat si Patrol Day 7, Jopel Peleño. Dito na ho tayo, update ho tayo. Ako, yung presyo ng mga bulaklak habang papalapit ho ang araw ng mga puso, patuloy na hong nagmamahalan! I-detalye mo, gisingin mo na, Patrol 5, Kuya Ngayo Yupanko. Ilang araw bago ang Valentine's Day o araw ng mga puso, halos triple na ang itinaas ng presyo ng mga bulaklak sa Dangwa Flowers Market sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa mga tendero-tendera, papasok pa lang ang buwan ng Pebrero ay tumaas na ang presyo ng mga bulaklak dahil sa kakulangan ng supply bunsod ng malamig na panahon. Gayunpaman, inaasahan ang mga nagtitinda ng bulaklak sa Dangwa na mas tataas ang kanilang kita ngayong Valentine's Day dahil natapat ang araw ng mga puso na may pasok sa eskwela. Ayun. Bukod dito, makakatulong din sa kanilang pagbebenta at delivery yung social media at online na shop. Nabatid na ang isang dosenang roses na dati ay 500 piso lamang. Mabibili na ngayon sa 1,200. Habang yung carnation na 10 piraso na dati ay 180 lamang ay umaabot na ngayon sa 300. 300 piso ang halaga. Inaasahan na mas tataas pa ang presyo ng mga bulaklak habang papalapit ang Valentine's Day. It is Patrol number 5. Ayayu pa ako para sa impilang may todo ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising!
salamat si Patrol 5, kaya nga yung pangko. At syempre, ang pinakamura ang bulaklak na mga bibili ho natin anytime, anywhere, Sampaguita. Pwedeng-pwede na. Alright, sige. At mula ho sa ating po mga IG Patrol Reports, tayo naman po ay magtungo, ah. Pasadaano muna natin ang ilang humbalita mula sa probinsya. Ronda, probinsya. Magbigat na Manong Ronald, Idol Domingo, J. Locos Norte. Kapsat. Kapsat. Nabartik na. Sige, balikan ho natin si Manong Ronald Idol Domingo. Maya-maya lamang ho dyan mula sa Ilocos Norte. Pinoy Gising! O, dito naman ho tayo sa ating hong Metro Patrol Reports. Dako ho tayo sa Camanava mula ho dyan. Metro Patrol Report! Kagaluma, good morning, Beth Samson. Good morning, Drew. Namahagi ang lokal na pamahalang Kalokan, katuwang ang City Economic Investment Promotion Office at ang Department of Trade and Industry ng 10,000 pesos cash card sa 184 micro business owners sa lungsod sa ilalim ng DTI's negosyo, serbisyo sa barangay Pangkabuhayan para sa pagbangon sa ginhawa. Ang mga benepisyaro ay pinili at dumaan sa paghusuri ng SEPO na nasunugan o apektado ng krisis durot ng COVID-19 pandemic. Ayon kay SEPO Officer in Charge Ms. Alma Bukalen, ang mga benepisyaryo ay mga may-ari ng maliit na pwesto, sari-sari stores, food carts, barber shops, computer shops at salons, kaya nais matulungan sa direktiba nga ni Mayor Along Del Gonzalo Along Malapitan at sa suporta ng DTI. Binigyan din ng alkalde na kahit unti-unti na tayong nakababalik sa normal na pamumuhay, nais pa rin niyang alalayan ang micro business owners ngayong patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at hangad ang sama-samang pagbangon sa krisis. Nagpasalamat si Malapitan sa DTI sa pagtulong sa mga kababayan sa pamamagitan ng cash grant at sinisikap ng pamahalang lungsod na tulungan pa din ng iba't ibang sectors sa pamamagitan ng paglalaan ng iba't ibang oportunidad, livelihood trainings at iba pang programang pangkabuhayan. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa Hintila Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat sa pagkising na balita mula ho dyan sa Camanava, Beth Samson. Magtungo naman ho tayo, umakyat ho tayo sa lalawigan ng Bulacan. Magandang morning, Kakang Louie Angeles. Yes, magandang morning. Muling nagpamahagi na ito kay Sheldon Assistant sa mga sadyanteng Bukueyo bilang bahagi ng programang pang-edukasyon ni Mayor John John Villanueva. Pinagkalaanan ng pondo ang proyektong ito na naglalayong matulungan ang mga kabataang Bukueyo mag-aaral. Nasa 250 hanggang 300 na senior high at college student ang binigyan ng tulong pinansyal. Sa mensahe sa mga estudyante, muling kinaalala ni Mayor Villanueva na edukasyon ang isa sa pinakamabisang paraan para makaawon sa kahirapan. Pinaramdam din sa kanila ni Mayor Villanueva sa ang laban na ito ay hindi sila pababayaan para sa magandang kinabukasan. Naway maging inspirasyon sa mga kabataan at ang mga eskolar ni Mayor Villanueva na nakapagtapos na ng pag-aaral at maginhawa na ang kanilang buhay sa ngayon. Katulad ng mga maraming kabataan, dati rin silang mahihirap pero hindi sila sumuko at inalalayan sila ni Villanueva hanggang sa makarating sila nila ang kanilang mga tagumpay. Ito si Metro Patrol, Duwales nagugulat sa impilang metodo lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat si Kakang Louie Angeles mula sa Bulacan. Ito, balikan na ho natin ang lalawigan ng Ilocos Norte. Magandang morning, Manong Roald Idol Domingo. Yes, magandang morning to, Kamsat Brio. Governor Macho Marcos Manotok tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan ng pamalang panlalawigan sa Mariano Marcos Memorial o Mariano Marcos State University o MMSU. Kinilala ni Governor Manotok ang nasabing pamantasan dahil isa itong stand-out university hindi lamang sa Region 1 kundi sa buong mundo. Ito ang pangunahing mensahe ng gobernador bilang panauhing pandangal sa
sa alumni success stories ng naturang eskwelahan. Sa kabila nito, iniyag niya na mas marami ang kinabukasan ng pamantasan ang nakikita niyang makakamtan ng MMSU sa mga susunod na taon. Kaugnay nito, tiniyak niya na magpapatuloy ang kanyang pakikipagtulungan at ng buong pamahalaan panalawigan kay Dr. Shirley Agropis na presidente sa nasabing pamantasan. Naniniwala ang opisyal na sa mga darating na panahon ay mahuhusgaan ang universidad sa magiging epekto nito sa pamayanan. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-ulat at sintilang may tudong lakad, CWIC, nagbabalita ng tama at naging lingkod ng tama. Pinoy Gising! Mas madadali, siyabulo natin ang pag-uulat mula ho sa Calabarzon. Magandang morning gumigising na balita, Armand Gambay! Magandang maki sa iyo, Drew! Pito kasawang inaresto ng mga operatiba ng Laguna Police Special Action Unit at Special Action Force ng PNP sa magkakasunod na raid sa mga bahay ng mga suspect sa Santa Maria, Laguna kahapon, kung saan nakarecover ang mga otoridad ng 17 uri ng iba't ibang kalibre ng baril. Kinilala ng Laguna Police Provincial Office ang mga nahuli na sina Herbacio and Daya na nahuli na 14 na kalibring 45 na baril, si Ryan Ariola ng barangay Makasipak na may itinatagong isang kalibre 38 revolver. Nakuha naman sa bahay ni Nestor Umali, isang dating miyembro ng Philippine Army, ang dalawang kalibre 38 revolver at isang hand grenade na itinagupa sa container na isang mineral water. Isa namang kalibre 45 pistol at caliber 38 revolver ang nasamsam naman mula sa bahay na isang nagangalang Amihan Amilan na ayon sa pulisya ay mabilis na nakatakas bago pa man dumating ang raiding team. Bukod sa mga nabanggit na suspects, dinakit din ng mga otoridad sina Enrique Vanilla, Annabel Ariola at July Angela Nicole Ariola nang tangkain ng mga ito na harangin ng mga raiding team sa isinigawang search operation. Mula pa rin sa Calabarzon, Armand Kami nag-uulat. Kempilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Para bago tayo mag-break, Wener, ito, batingin ho muna natin. Good morning ho sa ating mga suking taga-subaybay. Nakikinig na nanonood to sa pamagitan ho ng kanilang mga talapitan at telebisyon, cellphone, laptops o kaya ay tablets. Good morning din po sa inyo, mga katodos dyan po sa ibayong dagat. Mga nanonood po sa ating pong official website, DWIZ882AM.com, sa ating pong Facebook live streaming, hanapin nyo lamang po DWIZ. Search nyo po yan. At sa YouTube, like po ninyo yung click po ninyo yung bell button, like, share and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa impilang may todong lakas. Sa mga nanonood naman po sa Aliyo 23, kung meron po kayong mga digital TV receivers gaya po ng mga ABS-CBN TV, GMA 4 The Box o kaya Isulit TV, hanapin nyo lamang po yung channel 23, Aliyo 23, para ho sa mga Sky Cable subscribers, hanapin nyo po yung channel 72 sa TV Plus po, channel 27, at sa GMA 4 The Box channel 32. So available din po kami sa amin pong digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang po na i-scan ang inyo pong digital devices, TV devices, channel boxes para po mahanap at mapanood po ninyo ang Aliyo 23. Maya-maya ho, pag-uusapan ho natin ang, of course, ang sitwasyon ho, Cebu is anihan na ho kasi mga katodos. At yung talaga nga ho bang bumababa ang presyo ng sibuyas. Maya-maya ho ay magtutungo ho tayo, alamin ho natin ang sitwasyon ng mga magsasara. Magbabalik ho tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Oras, 5:25. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayagising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. D-W-I-Z. Pinoy Gising. Boy na sa ikalawang bahagi na po ng Pinoy Gising ngayon pong unang Lunes sa buwan ng Pebrero asa isa. Taon 2023, Drew Nasino pa rin po ang inyong makakasama hanggang alas 6. Huwag na ho natin
mga katodos. At nasa Zoom na ho natin, isa pong magsasaka ng sibuyas mula rin po sa Occidental Mindoro Provincial Farmers Action Council, si Ginoong Jose Vidal. Magandang umaga po, Manong Joe. Magandang umaga po naman. Opo. Opo. Sir, ito hong, nag-ani na ho ba kayo ng sibuyas, Manong Joe? Ay, hindi po, malapit na siguro itong February, mag-aani na kami. Okay. So, sa tingin ho ninyo ay malaki ho ba ang aanihin ninyo? Malaking bulto ho ba ang ina-expect ho ninyo na aanihin ngayong taon? Ay, oo, kung lahat dito ay talagang mas marami nagtanim ng sibuyas dito sa amin sa Occidental Mindoro, no? Pati yung Oriental nagtatanim na rin eh. Pero isang bayan lang o dalawang bayan lang na malapit dito sa aming lalawigan ang nagtatanim ng sibuyas. Pero kung sa volume ng sibuyas na anihin ay napakarami. Okay. Na nagtanim kahit na nalugi nitong nakaraan, eh talagang alam niyo naman ng mga farmers, eh wala namang ibang talagang kasing pagkakitaan. At saka kaya sa nakatiwang yung lupa ay talagang kipagsapalaran. Opo. No, kaya po kahit na nalugi, eh nagtatanim at nagtatanim pa rin. Pero sa ngayon po, mas marami yung nagtanim ng sibuyas sa tingin namin dahil yung ibang mga dating area na hindi natatamnan, eh natamnan ngayon dito po sa aming lugar. Okay. Manong Joe, ganong ho ka, I mean, ano ho mas marami, yung pula o yung puti na itinanim? Ang ngayon po, puro pula. Okay. Pula halos ang itinanim na variety ng sibuyas. Opo. Hindi ho ba kayo nangangamba na may mga imported ang na dumating at baka kayo malugi kapag kasi ito meron nang dumating, nagdatingan na yung mga imported? Eh, sigurado po talaga apektado kami mga magsasaka na magsisibuyas pag may dumating na imported. Siyempre, na mas mababa yon kaysa doon sa malaki kasi ang production cost ng magsisibuyas eh. Mm-hmm. Napakalaki ng gastusin bago ka talaga makapag-ani ng sibuyas, no? Kung darating yung imported na mas mura, siyempre makakapanyan. Opo. Kung makakompete yan, magkakaroon yan ng epekto doon sa presyuhan. Opo. No? Pero sabi nga namin, eh talagang ganyan ang buhay ng mga magsasaka, eh saray na rin naman kami kasi hindi lang naman dito sa sibuyas ang nangyayari. Lalo na sa palay, talagang walang kinikita ang magpapalay. Taas ng production cost. Kaya yung production cost, napakalaki talaga ng expenses, no? Kaya itong imported, eh malaki talaga ang epekto nito dito sa amin sa magtatanim ng sibuyas. Dati kasi nitong nakaraan, yung mga umaani na ng sibuyas ay umaabot ng 320 to 80 hanggang mababa. Ay ngayon, parang nag 160 pa nga, pero nitong kahapon ay may nagsasabi na sa akin na 182 daw per kilo ang sibuyas. Retail, ano ba yan? Ay farm gate ba yung pinag-uusapan natin? Farm gate, okay. Farm gate, ha? So, diyan pa lang yan sa Mindoro eh kapag dumating na yan sa halimbawa dito sa Metro Manila, syempre iba na presyo niyan. May mga middleman pa diyan na kakat, kumbaga papatong pa yung presyo ng mga middleman. Ito Manong Joe, meron hong statement ho dito si House Speaker Martin Romualdez. Sinasabi ho niya, ito daw ho mga nangiipit ng sibuyas, kahit daw ho bawang, may babala ho itong si House Speaker Romualdez. Bilang na raw ho ang araw nitong mga mapagsamantalang negosyante na nagtatago o itinatago yung umano itong mga sibuyas. Nag-hoard ho sila ng sibuyas at bawang para sadyain ho na magkaroon ho ng artificial shortage at pataasin ho ang presyo. Ano ho ang reaksyon nyo ho rito, Manong Joe? Ay, actually, talagang kalakaran na yan. Hindi lang ngayon yan, noon pa yan. Ganyan ang ginagawa nila para tumaas ang presyo. Yung iba nga dyan, talaga pinababayaang mabulok eh. Mm-hmm. Yung sibuyas, para umunti talaga yung supply. Mm-hmm. No, kasi pag sinabi, pag umunti yung supply, ay talaga nga magmamahal yung ating mga kuha ng sibuyas dahil okay. Nga mas maraming kinakailangan eh, no? Uh-huh. Kasi ang sabi nga namin, kung ang sibuyas ay hawak pa rin ng mga traders o mga negosyante, uh-huh. Ay sigurado limitado hawak nila eh. Pero kung ang may hawak pa rin
ng sibuyas ay mga magsasaka. Ibig sabihin, okay, tulungan nila na may storage ang sibuyas ng magsasaka para yung magsasaka ay kumita. Dahil habang tumatagal at tumataas ang presyo, hawak pa rin ng magsasaka ang sibuyas nila at sila masusunod. Pero pag ang sibuyas ay hawak na ng mga negosyante, ay wala na. Kakaunti lang po yung negosyante kumpara sa mga magsisibuyas. Kaya dapat ang suportahan natin dito, yung mga magsasaka na may nagtanim mismo na sibuyas na tulungan sa kuan sa pamilihan. Kasi kung sa kanila, yung stock ay kanila pa rin, ibig sabihin, kung mas marami ang nagpa-storage ng mga magsasaka, yung presyo ng sibuyas ay hindi agad aangat ng bigla-biglang ganong kataas. Dahil uti-uti po yan na ilalabas sa kanila at nag-aantay talaga sila na gumanda ang presyo. Pero kung negosyante, ay sasabihin nila, ibintaryohin natin yung kanilang storage at sabihin nga, talagang wala na. Pero ang sibuyas po, pwede po nating ilipat kahit sa bodega, kahit hindi sa storage. Hindi na natin patagalin. At sasabihin, pag nag-inventaryo, tingnan ng storage, ay wala na po kami sibuyas, pero nailipat na po yan sa mga warehouse. Kasi pag lumabas po yan sa storage, ay 2 buwan po ang shelf life niyan bago mabulok. Dahil ito po naman ko, yan, uuti-utiin nila yan. Sabi, wala na, inventaryohin man nila, pakita man nila storage nila. Walang laman, no? Pero yung pala nakatago sa mga bodega at yung uti-uti nire-release. At siyempre, hindi naman yung nabulok o kaya yung mga nasisira, ipapatok at ipapatok nila yan sa presyo na kumisali, doble o triple pa para kumita sila ng todo. Ganun sila lang ang kikita. Sila lang kikita doon. Sila lang po talaga kikita. Manong Joe, of course, itong mga negosyante na ito, pati yung mga cold storage, sila rin ang ano dyan, nakareserba na sa kanila yan. Kayong mga farmer, kayong mga magsisibuyas, wala naman kayong espasyo. Nauunahan kayo ng mga nitong mga malalaking mga negosyante. So, kumbaga, talo din kayo dun sa cold storage. Pati cold storage, hawak din nila. Opo, kasi nga, ang nangyayari niyan, naka-reserve na. Kaya nilang mag-advance ng bayad dun sa may-ari ng storage. Ano po naman kakayahan ng mga magsasaka? Kaya nga po, nung dumating po dito, sila, Senator Pangilinan at saka si Risa Ontiveros, nagkaroon po ng konting konsultasyon at tinatanong nga nila kung ano yung mga dapat na gawin para po talagang matulungan yung mga magsasaka. No? Ang sabi nga namin, sana ay bigyan ng production loan yung mga magsasaka. Okay. Tulungan sila sa para sila makaani. Apo. At yung working capital. Kailangan po kasi may working capital din itong mga grupo ng mga magsasaka. Meron po tayong Agricultural Credit Policy Council na nagpapautang po at wala pong interest yan. Malaki po ang naitutulong yan sa aming mga magsisibuyas kasi naging ka-tie-up na po namin, ka-conduit po namin. Actually, meron po kaming cooperative bank dito. May banko po kami ng mga kooperatiba na kung saan pinadadaan po sa amin yung pondo ng ACPC o Agricultural Credit Policy Council na siyang nakakatulong po doon sa mga magsasaka. Opo. Kung siya po ay magbibigay sa amin ng working capital bukod dun sa production loan, no, ay pwede po namin na i-storage yan, makipag-usap na agad po sana yung DA, tulugan na po kami ng Department of Agriculture na maghanap ng storage na kung saan na ilalagak yung aming mga sibuyas at doon sabi nga namin kahit na 20% noong aming ipina-store o kaya pinalagay sa storage ay bayaran nila kahit na ba 100 pesos per kilo. 20% po yun. Ha? At yun naman po ay babayaran namin pag gumanda yung presyo ng sibuyas para po yung 20% na ibinayad sa amin ay maigamit uli namin sa pagsasaka para makapungkumpalay ang kasunod. Meron po kaming panggastos habang inaantay namin na tumaas-taas ang presyo. Kasi nga po ang nangyayari dito, pagdating ng anihan, kaya nga po nag-8, nag-15, wala kaming choice. Kaya nga nung minsan, meron kaming napanood ko sa TV na sabi, bakit nyo pinabayaan na bilhin ng 8, 15? Isan po namin talaga yung sibuyas namin? Kung dito sa loob ng bahay, dinamaho po kami, nabubulok po yan. Kaya no choice. Kaya kahit na 8 o 15, kung buong bahay mo ay puno ng sibuyas, at namamahu ka, hindi, bibenta mo lang, bibigay mo na sa kanila doon sa mga negosyante. Manong Joe, meron silang. Kayo ho ba ay, kumbaga, payag naman ho kayo kahit wala na middleman, di ba?
Mas maganda po kung ako. Kung sinasabi nilang kadiwa, ayan, na kami po ay ilig rekta na sa rekta. Kadiwa. O, rekta na po. Kasi po talagang tumataas ang sibuyas natin sa dami ng middleman. Ang kumikita lang po talaga dyan ay yung mga middleman at saka yung mga negosyante na mumuhunan. Mm-hmm. Sabi nga namin, nung binili ang sibuyas sa amin, 8 hanggang 15 pesos per kilo. Pero nung kami na ang bibili sa palengke bilang naubusan na, ay bakit naging 20 ang bili namin? Isang piraso. Eh, nabili sa amin 8 hanggang 15, isang kilo. Eh, bibili kami sa tindahan, umaabot ng 20 pesos, isang pirasong sibuyas. Eh, sino pong kawawa? Magsasaka at saka consumer. Pero dapat po mapangalagaan natin yan. At sa pamagitan po nga ng Department of Agriculture o kaya ng ating gobyerno, na tulungan sila sa una, production loan para makapagtanim at umani. At pag umani na, sa marketing, bigyan sila ng pondo ng pamimili. Okay. At sila ay, yung kanilang sibuyas ay hindi dapat, ay hindi mapunta sa mga negosyante. Kung hindi, hawak pa rin ng mga magsasaka yung kanilang stock o yung inani hanggang sa mabenta ito. Okay, sige po. Naku, maraming salamat po, Manong Joe, si Ginong Jose Vidal. Kailan ho kayo mag-start mag-ani? This February ba o March? Ito po, February, meron na po, 25. Okay. Pero may nag-aani na po. Ito, may nagsimula na, kasi okay. May mga nagsisimula na po off-season eh, meron naman nakalusot kahit ano. Kaya po bumaba yung presyo ng sibuyas dyan sa pamilihan sa ngayon, ay dumating nga po yung imported. May imported. At dumadami na po yung ani ng mga magsasaka. Okay. At yung mga inabot na dati, kaya yung iba sabi matumal, eh talaga oh, marami na po kasing supply. Mm-hmm. At hindi na po katulad ng dati na talagang naiipit at saka konting-konti lang. Sige po. So, yung sige po na talaga epekto nun. Maraming salamat po, Manong Joe. Magandang umaga po sa inyo at good luck po sa inyo. At hopefully ay makabangon po ang ating mga kapwa magsasaka, mga magsisibuyas dyan ho sa Occidental Mentor. Magandang umaga po, Ginoong Jose Vidal. Salamat po. Okay, yan po si Ginoong Jose Vidal Huyan, ang mula ho sa Occidental Mindoro, isa po sa mga magsasaka ng sibuyas dyan ho sa Occidental Mindoro. Siya po ay mula sa Occidental Mindoro Provincial Farmers Action Council. Grabe naman ho kasi, nakita nyo ho ba sa Zamboanga, itinapon 71,000 metric tons ng imported ho na sibuyas, Manong Joe. Napanood mo yan, Manong Joe. 71,000 metric tons, ganun karami, itinapon lang ho, ibinaon ho sa lupa, wala na. Ganun lang ho nangyari. So ang sinasabi naman ho kasi dito kanina ni House Speaker Martin Romualdez, binababala ho niya, bilang na daw nga ho ang araw. Ang tanong, kailan ho yung araw? Matapos nga ho mapag-alaman na itinatago umano ang sibuyas at bawang upang sadyain nga ho panipisin, magkaroon ho ng artificial shortage, pataasin ho presyo. Kahit daw ho anya harvest season, anihan na daw ho ng mga lokal na magsasaka ng sibuyas at pumapasok na nga po. Yan, nag-start na nga po yung mga pagpasok ng imported products. Nananatili pa rin humataas ho ang presyo ng sibuyas sa mga palengke. Gaya ho dyan ako, sa may Balintawak, sa may Mega Q Mart at sa Muñoz, di ba? Sa mga Muñoz sa market sa QC. Imumungkahi daw ho ni Speaker Romualdez sa House Committee on Agriculture na simulan na ho ang investigasyon. Akala ko ba may investigasyon? Alam ko may nagpapatuloy na investigasyon ng House and Ways Committee, di ba? Irerekomenda daw ho niya yan, ha, yung investigasyon pagsasampa ng kaso rather laban ho sa mga hoarder at mapagsamantalang trader. So pinapakasuhan na raw ho. Iginit naman ho ng House Speaker na kung patuloy ho na gagawin ang importasyon ay marapat lamang tiyaking hindi masasaktan ang lokal na magsasaka ng sibuyas at bawang. Maliban ho dyan, plano rin ho kasi na mababatas na pabantayan ho ang presyo ng iba pa hong uri ng mga gulay araw-araw. Lahat ho ng mga gulay sa bahay kubo ay pababantayan. Kasabay nito, sinabi rin ng leader ng Kamara na dapat hong pigilan ang smuggling ng sibuyas at iba pa hong katulad na agricultural products sa bansa na pumapatay ho sa lokal na industriya. Magbabalik ko tayo makalipas lamang ilang mga paalala oras, 16 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Pinoy Gising!
Kasama ang opisyal na gisingero ng bayagising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. D-W-I-Z Pinoy Gising. Alright, nasa kabilang linya na ho natin, mga katodos, ang alkalde po ng Malay Aklan, si Mayor Frolibar Bautista. Mayong aga, Mayor. Morning po, yes, Mayor. Good morning. Opo. Yes, sir. Good morning. Opo, Mayor. Opo, kakamustahin lamang ho namin yung Boracay. Mukhang may request ho kayo na may request ho ang LGU na padagdagan ho yung tourist capacity po dyan ho sa may Boracay. Na kanino ho ba ninyo inano ito? Kung baga ni-request. Sa Department of Tourism ho ba? Actually, yes. Good morning sa lahat. No? Opo. Sa yung programa po. Of course, ano kasi yan, nung nag-meeting kami last December with the DNR and the IoT din, na yun nga, dahil as of today kasi, yung natin 6,405 per day. Okay. Yung allowed na arrival sa ating crane capacity. Ayun, napag-usapan namin kung pwede nga i-increase, no? And sabi nga nila, mayroon naman silang ano pala, mayroon lang study na talagang, dahil kasi, may mga areas kasi sa Boracay, yung mga beaches sa iba, yung mga cove, na hindi nila include sa kanilang competition. Mm-hmm. Kasi lalo na noon ba, yung Bolabog Beach, no, na hindi nasindama kasi may hindi maganda yung ano doon area. Mm-hmm. So, ngayon, okay na naman siya. So, pwede nila include kasi ang malaki kasi yung basis nila ay yung beach. Mm-hmm. So, sabi nila, mayroon na silang mayroon ng bagong study na nasubmit na nga sa central office na nadagdagan. So hanggang ngayon, nihintay pa namin yung approval. So okay. DNR ang charge doon sa pag-determine ng crane capacity sa Boracay. Opo. Certainly. Opo. Mayor, so ang hiling ho ninyo dagdagan from 6,400, tama ho ba? 6,400 yes. Up to 10,000 tourist per day ho ito. Depende na sa kanila kung ano kasi sila nga nang nagawa ng study. Eh. Opo. Mm-hmm. Okay. Na basta increase sana dahil ang mga sabi as I mentioned, yung mga ibang beaches kasi hindi na lang include sa study na noon nung during the panahon ng nag-rehab yung Boracay. Mm. Sa tingin nyo, kaya naman yung ganitong capacity? Hindi naman ho ba tayo mag-overcrowding kapag ganun? Depende yan. Kasi mayroon silang beaches eh. Mm-hmm. So depende na yan kung ilan ba ang itagdag nila. Mm. Okay. Yung mga sinkholes ba, na-address na ho ba natin yan, Mayor? Oh yes, yes, na-explain naman yun dahil mayroon naman kaming kopya nung sa result ng study nila noon sa 2018. Mm-hmm. Yun nga, dahil sabi ko nga, kung gusting call na yun, malaking issue noon sa during the rehabilitation, mm-hmm. So napag-usapan sana noon ng task force yun. Hindi na napag-usapan. So, hindi naman masyadong problema. No? Okay. So, ang, well, no, sana maging maayos din no, yung pagtalakay dyan sa issue na yan, Mayor. Kasi nag-open na ho tayo, nagtuloy-tuloy ho ang pagbubukas ng ekonomiya natin at ang statement nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi na siya, he's not inclined. I mean, hindi na niya... gusto pang palawigin ang state of calamity dahil yung bunsod na ng COVID-19 pandemic. So sa tingin niyo magandang ano ito, magandang senyales ito sa sektor ng turismo lalo ho diyan sa may Boracay, makakabawi na ho ang Boracay. Yes, maganda yung announcement na yan na Sendero kasi may so ating mga restriction talaga yun noon ng talaga noon na sa mga visit turista na mag-travel eh. No? Oh yes. Maraming mga requirements. So, kung mawala na yan, so mas maganda ang movement ng mga tao, lalo na turista natin din. So, okay. Ma-relax na yung pag-travel. Okay. Dahil dyan sa pronouncement ni Pangulong BBM, isa rin ba yan sa mga naging dahilan nyo para mag-request na dagdagan yung tourist capacity? No, before yan. Before okay. Naman nung may pronouncement, pero kami yung request eh. Ah, okay. So, ano ba ang sino mga target syempre yung mga Chinese ba mga Korean ang inyong target of course. Actually yan pala hinihintay natin ano dahil kasi before kasi sa pandemic yan ang dalawang bansa na yan ang malaking market ng mga foreigners eh sa Boracay. Mm-hmm. So Korea at saka yung China. Mm-hmm. So meron din naman natin pero hindi mas malaki na compared mo noon. At talagang grupo-grupo eh. Mm-hmm.
Okay. Yung mga improvements ho ba dun sa mga hotel, mga resorts na address na rin ho ba natin yun, Mayor? Yes, oo. Dahil na, siyempre, napagandahan na sa mga... Well, after 2 years, wala kasing mga movement on. Mm-hmm. So, before naman na mag, yung last year, na, bago nag-notice sa iba, nag-repair, nag-refurbish sila ng kanilang mga kwarto. Of course, nag-preparation niya sa pag-arrive na ng mga... Mag-start na naman ng arrival. Okay. Opo. Last na lang, Mayor, meron pa palang mga paparating na mga tourist dyan, yung mga galing ho sa... Yung mga cruise ship na daraong ho dyan, mukhang marami-rami ho yan, Mayor. Yes, may mga schedules na na-submit sa office, mga sampo, this month hanggang March. So, mga sampo na cruise ship ang darating sa Boracay, as schedule. So, sana matutuloy na yan. That would be additional ba natin mga income din sa mga Boracay. At of course, ang alam naman natin sa cruise ship na may mga kanyan, maramihan dyan, may mga pira nga, no? At the same time, si pagbalik nila, siyempre, mamapromote nila yung Boracay sa kanila mga pamilya din. Basta wag lang tataasan yung presyo, Mayor, ha? Baka grabe yung presyo dun sa tatagain naman yung presyo. Mayor. Parang wala pa namang report na nagtaasan. Okay. No? Pero may mga incredible talaga. Sa dalawang taon na hindi na makalakbawi, iba naman talaga yan. Adjust din, no? So, depende naman siya sa low at supply and demand yan, eh. Itong gaano karami ang bisita, no? Okay, sige po. Marami pong salamat sa inyo, Mayor. Sa inyo pong oras, more power po sa inyo. Asahan ho namin yan. At sana ay umaasa tayo na maging maayos na at bumalik na sa normal ang sektor ng industriya. Siyempre, sa pinaka-premyadong tourist destination sa bansa, mula ho dyan sa Boracay. Marami salamat, Mayor. Yes, thank you very much sa Dino. More power to your program. Thank you and good morning. Salamat po. Mula ho dyan sa Malay Aklan. Mula ho sa Boracay, Malay Aklan, si Ginoong si Mayor Frolibar Bautista. Pinoy Gising! Ayan mga katodos, wala na ho tayong oras at sumasapit na naman po ang ating pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Monday. Ngayon po ay Pebrero as a East Town 2023. Kapala, bago tayo magpaalam, batiin muna natin happy birthday. Ngayong araw ba ito? Ngayon palang araw ay kaarawan ni Larry Borda, isa po sa ating DWIZ Utility. Happy birthday, Larry Borda! Paano? Sige, bukas mo muli, ah. Magkarinigan, magkasama-sama muli tayo. Dito pa rin po sa MP Lang May Todong Lakas at sa Aliw 23. Dito pa rin po sa DWIZ. Bukas po yung alas 5 hanggang alas 6 po ng morning. Maraming salamat din sa mga sumubaybay, tumutok at nakinig sa ating pampalatuntunan at syempre sa mga nakasama po natin dito pa rin po sa Himpilan. Ito po muli nyo lingkod, Drew Nacino. Standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan. Kasama po! Ang tandem ni David Oro at John Ibanez. Pinoy Gising!